Kung naghahanap kayo ng sign kung bibili ba kayo ng French Bulldog o hindi, ito na yung sign na yun, guys. Kung kayo man ay mag-boyfriend at girlfriend at naghahanap ng baby, kung kayo man ay family na naghahanap ng companion kasama ang inyong mga kids, kung kayo ay single, naghahanap ng magmamahal sa kanila forever, tag nyo yung mga boyfriend nyo, tag nyo na yung mga parents nyo, yung mga gusto nyo ma-convince, ito na yung video nyo. Chill lang siya. Kung gusto nyo na rin, ito, grabe din to makipaglaro. So kung mahilig din kayo makipaglaro, huwag lang sobra kasi, guys, meron pala akong, diba na-mention ko nung isang sa mga vlogs ko na meron tayo upcoming na import na stud. Okay guys, bago tayo magsimula, may nagsabi kasi sa akin nung last video, hindi daw nagbilang ng 1 to 5. So shoutout kay Doc Maggie P sa Kalam. Sabi niya hindi ko rin siya binilangan nung past video. So ito na guys, bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo. Like nyo rin yung video, bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe and mag-like ng video. Yun, magbibilang na tayo at wait, ito lang ulit, papakita ko lang dito guys, yung mga nanonood na hindi pa nag-subscribe. Subscribe naman kayo guys. Okay, pause muna tayo. Magbibilang ako ng 5. At mag-subscribe kayo, like nyo na rin yung video. So 5, 4, 3, 2, 1. Thank you for liking and subscribing. At tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng French Bulldog content. Thank you guys. Guys, so bago pala tayo magsimula sa topic natin today, ay mag-shoutout muna ako kasi may nagpadala sa akin ng dog food. So, ito si Real Tree Dog Food. Nako guys, lalagay ko na lang dito yung Facebook nila. Sobrang, 'di ba, na-discuss ko nung past video ko about dog food. Ito, ang first three ingredients nila is chicken meal, chicken fat, tsaka ano, fish meal. So, sa mga naghahanap ng mga hindi pa makahanap ng dog food na pwede nilang pakain sa dog food nila, ay sa mga aso nila, pwede to kasi ano to eh, 30% protein. So, pwede to all life stages. So, hindi lang pwede sa puppy, pwede din sa ano, puppies, tsaka sa ano, puppies and mga adult pwede rin. So, ito sample kung sabihin ko sa inyo, gustong-gusto talaga ng mga aso ko. Ginagawa ko silang treats ngayon kasi ano eh, meron pa akong dog food eh. Oh, shit. Oh, diba? Kita ba? Oh, diba? Gustong-gusto nila yan. Dog Tree. So, ano guys? Shoutout naman sa mga brands na... Real Tree. Shoutout sa Real Tree Dog Food. Baka naman mga brands na pwedeng na gustong magpa-shoutout at magpadala ng mga giveaways. Pwede din. Tapos ano pala, di ba magpapa-winner tayo? Okay guys, so magpapa-giveaway na din pala tayo. So dahil marami tayong free Real Tree, mamimigay ako ng ano, siguro 3 pack sa isang subscribers ko. So may bigay akong 3 winners. Mag-comment lang kayo sa baba kung bakit nyo love ang mga French Bulldogs nyo. So, 3. So, ang mga winners kailangan nakasubscribe sa channel ko. Tsaka nakalike sa Trap Bullies. Baba ka muna, shit. Yan. So, yan guys. Kung gusto nyong manalo, comment lang kayo sa baba kung bakit nyo gusto yung... kung bakit love na love nyo yung French Bulldogs nyo. Okay? So, let's go back to the topic. Let's go. Okay. So, ang didiscuss natin ngayon guys, why you should get a French Bulldog. So kung naghihintay kayo ng sign kung French Bulldog na nga ba ang bibilin nyo, ito na yung sign na yun guys. I will give 10 reasons why you should get a French Bulldog. So 1, they are great companions. Katulad nito, makikita nyo guys, oh, chill lang. Breed talaga sila guys para maging companion. Yun talaga yung trabaho nila. So kung may mga breed dyan na for example, Golden Retriever, taga-retrieve. Kung may mga breed na parang maging guard dog, maging guard dog talaga sila. May mga breed na parang maging sporting dogs. Hunting dogs, may yung mga beagle, ano yun? Breed yun para maging hunting dogs, guys. Ito, breed talaga siya para maging companion. Yun talaga yung trabaho niya, maging companion. Kaya dahil dyan, bibigyan natin ulit si Sushi ng treat. Yan. So, ito, breed to ng mga lace makers sa England. Kasi,
gusto nilang may kasama o gusto nilang may companion habang nagtatrabaho sila. Okay, yung mga ganun-ganun. Ganyan lang, habang nagtatrabaho, nakaganyan lang sila. So, nag-adjust din pala and adaptable sila, guys. So, kung gusto nyo ng couch potato na aso, ganyan, ayun, chill lang siya. Kung gusto nyo na rin, eto, grabe din to makipaglaro. So, kung mahilig din kayo makipaglaro, huwag lang sobra kasi, ano sila eh, medyo mabilis na mag-overheat. So, kung, pero grabe din yung energy nito, guys. Sa mga, para sa mga mag-boyfriend at girlfriend na naghahanap ng baby, eto, guys, the best. Tapos sa mga single dyan at naghahanap ng walang boyfriend at walang girlfriend. Naghahanap ng magmamahal sa kanila forever. French Bulldog, guys, ito. Sabi nga nila, dogs are the new children and plants are the new pet. Shoutout sa mga plantitas dyan. Yung mga naghahanap ng mamahalin kayo forever. Ito na yun, guys. French Bulldog. Okay, number two. They are great babysitters. Sa mga may kids dyan, na kids and babies na naghahanap ng mga pwede nilang companion or pwede nilang dog sa kanilang family, French Bulldog na ang pinaka the best for me. Kasi ano sila, compact and sturdy sila. So pag nakipaglaro sila sa mga toddlers nyo, sa mga kids nyo, ay hindi sila katulad ng ibang breeds na hindi mo pwede ipaglaruin kasi baka madamba. So ito maliliit lang, guys. Hindi rin sila delicate. Hindi katulad ng mga maliliit na baka matapakan ng anak nyo ma-aksidente pa. So ito, pwedeng saktong-sakto yung size niya para sa mga kids. They are playful, affectionate, loyal, and adaptable. So, guys, meron pala akong, diba na-mention ko nung isang sa mga vlogs ko na meron tayo upcoming na import na stud. Meron ako dito, guys. Nako, island-born to. Island-born future stud. Okay, papakilala ko, guys. Halika na. Halika na. Eto, meet our future stud, Zion Zaid, ang anak ko, guys. Guys, diba na-mention natin, good with kids. Ayan, oh, kakasabi ko lang, oh, hindi sila galit sa bata. Hi, Zion baby. Guys, ito, future stud ng Monterola family. Hi ka, Zion, hi ka. Sa mga viewers natin, oh, 1,000 subscribers na tayo. O yan, guys, pinakilala ko lang aking anak na good with kids, Zion Zaid. Ay, Zion, o. Okay, so, good with kids. O, ha? Diba? O, ha? O, papakita daw natin yung woof woof, o. Bagay na bagay, o. Future breeder yan. And vlogger. And vlogger. O, ha? O, yan, ang dami to. Ang dami natin supporters dito, eh. Okay, guys, number three. They are good with other pets. So kung may, so kung naghahanap kayo ng, for example, third pet or meron umutot. She, ang baho. Okay, guys, i-discuss natin 'yan sa mga meron tayong, oh my god. Di-discuss natin 'yan kung umutot. Pucha. Okay. Next. Dahil dyan, bibigyan kita. Okay, nasa na tayo? Ang baho, sheep, bad trip. Kung naghahanap kayo ng third pet, additional pet, eto guys, kasi hindi sila, ano, hindi sila dominant, at ano, playful din sila sa other pets, sa mga other animals, at ano din sila, playful din sila sa other breeds. Tsaka kung sa mga may mga cats dyan, pwede din to, guys. Ito yun, kung naghahanap kayo ng pet na dog, kung meron kayong cat. Ito yun, guys, kasi hindi sila masyadong makipag-away sa cats. Chill lang. Tsaka, kung makipag-away man, eh, hindi nila mapapatay yung cat kasi maliit lang to. Okay, number four, guys. They are good in small apartments. Sa mga condo, sa mga small apartments, small condos, small houses. Kasi nga, kasi they don't bark. So, hindi, di ba, syempre ang condo, magkakadigit-digit yan. Hindi sila masyadong wild. So, ganun. So, hindi kayo marireklamo ng mga kapitbahay nyo. Shoutout sa Homebodies, tsaka sa bagong group na Homebodies Hampas Lupa. Ako sana ako nababagay. Shoutout, guys. Okay, guys, number five, they are polite with everyone. So, sa mga mahilig mag pa-party sa bahay nila, mga mahilig magpa-reunion, mahilig mag-invite ng friends, hindi sila, ano, hindi sila aggressive. So, ito lalo na to, pag may mga bisita kami, walang ginawa kundi dilaan at magpa-bebe at magpahawak sa puwet. Flower girl namin to nung kasal, so walang inik. Nanginginig nga lang kasi bata pa siya. Number six, yung kanilang cuteness. Okay, so ang cuteness nila, ang kanilang mga expressive eyes, tsaka kanilang mga smiles.
Tsaka ano guys, ano sila? So hindi sila nagba-bark pero pagpapakita ko dito ng mga clips, talkative sila, nagsasalita sila kung ano yung gusto nila sabihin. Matampuhin din sila. So pag pinagalitan mo, makita mo lumulungkot talaga yung mata nila. Tapos guys, nagta-tantrum sila. Ito yung mga clips, papalagay tayong clips diyan. Tingnan niyo, for example. Okay guys, number 7. They are low maintenance. Ano ibig sabihin nun? Dahil hindi mo na sila kailangan ipag-groom sa labas, kahit ikaw na magpaligo. Tapos yung mga coats nila hindi din sobrang nag-shed katulad ng mga ibang mga breeds na talagang bulto-bulto. Tapos, ano sila, marami silang coat colors guys. So sa mga hindi pa nakakapanood at wala pang alam sa mga French Bulldog colors, ililink ko dito, mayroon akong video dyan guys. So marami ng views nun, sana dumami pa. Okay, number 8. They are charming. Nagsusnore sila at nagpa-fart guys. Sa mga mahilig sa mga clownish dogs, ito yun guys. Tsaka, lagi sila umuutot. Kakatulad nung nangyari kayo guys, napakabahang utot niya. Okay, number 9 guys. Ano siya? Good size. They're not too big and they're not too small. Perfect size talaga siya guys. Katulad nung na-mention natin kanina, sa mga bata, pwedeng-pwede siya dahil nga sa size niya. Sobrang perfect yung size niya. Tsaka, so yun guys, dahil perfect size siya, perfect siya na meron kayong kakuddle, perfect cuddler sila. Perfect din sa lap dogs kasi ano, maliit lang sila at hindi sila sobrang laki. Sakto lang sila sa mga laps nyo. So, yung perfect size. Tapos ito pa, isa sa mga malalaking reasons kung bakit guys. Sabihin ko na yung totoo ha. Yung kanilang size ng poops nyo. Size ng poops kasi nakatry na ako ng kahit nga beagle, diba ang beagle medium size. Sabihin ko na kaya yung laki ng poops nila eh. So sila, maliliit lang ang poops. So sa mga nagke-kennel diyan, sa mga kung kayo naglilinis ng sariling kung kayo naglilinis ng poops ng dogs nyo, isa ding rason 'yun guys kasi akala nyo parang wala lang yung rason na 'yun pero pag araw-araw kayo naglilinis ng poops ng aso nyo, importante talaga siya. Okay? Number 10 and last but not the least, content indoor dogs. So talagang for indoor dogs sila. Kahit small strolls lang sila sa labas, saglit lang sila sa labas, kahit na onti lang exercise nila, talagang bagay na bagay sila sa mga indoor places. So sa mga bahay, so hindi mo sila kailangan i-training araw-araw or jogging araw-araw para mapagod. So perfect, sobrang perfect. Okay din sila sa mga indoor games. So hindi sila nakakabasag ng mga gamit-gamit, hindi ko tulad pag grabbing mga malalaking aso guys. So okay guys, so ito, pinaka bonus reason talaga and bonus experience din, explain ko na rin sa inyo. Medyo madrama pero ano talaga, walang halong biro. Isa sa mga rason kung bakit naging masaya kami ngayong pandemic. Kasi sa mga di nakakalam, DJ ako sa clubs. So dahil nawala ako ng trabaho, ito talaga yung parang nagtawid sa amin ng mga French Bulldogs. So ito yung parang nag-stabilize ng aming mental health. Kasi sobrang ano talaga sila guys, bagay na bagay sila at maging partner sa buhay. Hindi lang sa bahay, buhay talaga guys. So guys, alam nyo naman ngayong pandemic, we're not allowed to go out. So ito guys, makita lang kayo sa umaga. Parang sobrang welcoming nila sa inyo. So parang mawawala talaga yung parang anxiety nyo na nasa loob lang kayo ng bahay. So yung pinaka sobrang ganda nila sa French Bulldogs na to. Kaya guys, super thankful ako sa mga aking mga French Bulldogs. So guys, ito talaga the best companion. So kung naghahanap kayo ng sign kung bibili ba kayo ng French Bulldog o hindi, ito na yung sign na yun guys. So sa mga naghahanap dyan, tawagan nyo na yung mga kilala nyong mga breeders. French Bulldogs are the best. I-share nyo to sa Facebook, i-share nyo sa mga pages nyo, sa mga feeds nyo, tag nyo yung mga boyfriend nyo, tag nyo na yung mga parents nyo, yung mga gusto nyo makonvince, ito na yung video nyo. Kung kayo man ay mag-boyfriend at girlfriend at naghahanap ng baby, kung kayo man ay family na naghahanap ng companion kasama ang inyong mga kids, kung kayo ay single, naghahanap ng magmamahal sa kanila forever, French Bulldog guys ito. So, ano na tayo? Bago tayo magtapos, ano tayo? Vlog feature tayo guys. So, marami tayong mga feature. Shoutout ulit sa Realtree. Sa mga brands dyan na gustong magpadala, shoutout ko kayo sa YouTube channel ko. Thank you! Doon na tayo sa vlog feature natin. Ang una natin yung feature na ano to, stud nila. Si ano? Ano to? Future stud. Kay Bogs Manuel Arenas.
ang kanyang Frenchie na si Weber and si Barkley. Yan. So, studs yan, guys. Pwede nyo siyang i-add sa Facebook. So, kung natripan nyo yung Frenchie niya. Number 2, si Mufasa of Richard Fajardo and Gio De Buque. Gio De Buque. So, yun, guys. Ito sa... Alam ko itong stud nito, ano to, Isabella to. Isabella sa... Ang color niya is Isabella. Ito yung picture. Mufasa ng Iloilo. Alam ko, taga Iloilo yung mga yan. Okay, guys. Number 3. Ano to? Shout out kay ano, Miss Grace Wilson. Viewer to, guys, sa ano, Australia. Breeder siya. Pinoy breeder siya ng French Bulldog sa Australia. So, Grace Wilson, gracious French Bulldog. Thank you so much for watching. Grabe, layo nyo pong nanonood. Australia pa. International na yung vlogs natin, guys. So, thank you guys for watching. Bibigyan ko ulit kayo ng 5 seconds para mag-subscribe and like ang video para tuloy-tuloy lang tayo at inspire tayong gumawa ng videos. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you for liking and subscribing this channel and this video. Thank you guys for watching and don't forget to like and subscribe ulit. Thank you. Peace!